kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos lumabas sa mga balita ang panggugulpi ng isang lalaki sa isang gwardiya ng BF Homes nang ito'y pinagbawalang pumasok ng subdivision dahil sa walang sticker ang dala niyang sasakyan, kaagad na naging palaisipan sa mga netizens kung sino kaya ang lalaking yun. Dahil sa unang labas ng balita ay kinilala lamang ito na isang anak ng congressman na hindi naman pinangalanan. Kalaunan ay nakilala na ang lalaking ito. Siya pala si Kurt Matthew Teves, board member ng probinsya ng Negros Oriental. Dahil sa pangyayari, ay durog na durog sa mga netizens si board member, lalo na nang makaabot ang nangyari sa radar ng isa sa kinukonsiderang pinakamatapang sa lahat ng mga Tulfo brothers na si Ben Tulfo. Kaagad na tinulungan ni Ben ang kawawang biktima at tinawagan ang ama ni Kurt para linawin ang nangyaring insidente. Umpisa pa lang ng pag-uusap ng dalawa ay halata nang mapupunta ito sa mainit na diskusyon hanggang sa maya-maya pa'y nangyari na nga ito. Hello, good afternoon, Congressman Arnie Teves. Magandang hapon. Congressman, si Ben Tulfo live ho tayo sa People's Television Network, PTV4. Congressman, ina-identify ho ng gwardiya ng subdivision ata na si Kurt Matthew Teves ng gulpi kasama yung mga security at nakuha ng CCTV na yung itong nag-viral. Pinugbog daw at tinuturo yung anak mo ng bugbog, pinaluhod kasama yung mga security niya nung tinangkang hindi papasukin ng gwardiya. Pagkatapos bumaba ata yung anak ninyo, ina-identify niya ng gwardiya, sinabi kay ni Court, lalaki sa lalaki, tapos pinagsusuntok na itong gwardiya, sir. Nakaabot ba sa iyo, sir, itong reklamo? Ganito na lang, sir, no? Kung may pantasuhan na lang nila. Kung positive naman yung identification, it can only be solved in court. I don't know why they're trying to hype it up on media. Yes, I think it's politically motivated. Diba kung anak ko talaga yung nakita nila, di kasuhan nila? Sir, I don't believe na ito'y politically motivated. This is grave oppression and injustice for small people doing their job as a guard. It's not politically motivated. Hindi ko sinasabi na yung anak ko lang gulti. Sinasabi ko lang... In-identify ho ng gwardiya, sir? Hindi magkaso siya kung in-identify... Kaya nga, sir, kami lumalapit sa inyo, sir, para sabihin sa inyo, sir, I wanna see kung may accountability ho kayo sa anak ninyo, parang pagsabihan man lang. Hindi naman kayong gumagulga. Wala, tinuturo ho ng gwardiya. Guard, sige, sabihin mo sa tatay ngayon, kausap mo, ito si Congressman Teves, sabihin mo, yan ba si Kurt Matthew ng gulpi sa'yo? Opo, sir, yan po. Ayan, opo daw, yan. Ilang beses niya pa ulit-ulit, tinuturo po. Would you condone your son? It's not that I condone. I'm not saying that it's my son. All I'm saying, if you accuse people, magkaso kayo. Hindi ka naman huwisa. Sir, ganito lang, sir. Pakinggan mo lang. Siguro pakinggan. You're doing injustice to my son. No, sir. You are the one doing injustice to my son. No, I don't think so. Kaya nga ako lumapit sa'yo, sir, bilang magulang eh. Hindi dinideny at hindi rin naman inaamin ng ama ni Kurt Matthew na si 3rd District Negros Oriental Congressman Arnie Teves na anak niya ang nasa video dahil siya daw mismo ay hindi pa nakita ang videong nag-viral. Dagdag pa ng kongresista na kung sa tingin ng gwardiya ay anak niya ang nasa video ay diretso na niya itong kasuhan. Dahil daw sa ginagawa ni Ben Tulfo ay hinuhusgahan na kaagad ang kanyang anak. Nagiging trial by publicity umano ang nangyayari. Uminit nang uminit ang sagutan ng dalawa nang bigla na lang nagdesisyon si Ben na putulin ang pag-uusap nila. Don't judge right away. No, I'm not judging, sir. Tinitira niyo anak ko. Whoa. I think I'm gonna have to stop you there. Hindi ko sinasabing tinitira. I'm bringing this to the attention, your attention. Iba yung tinitira. Sir, I'm gonna have to terminate this conversation if you don't... Hey! Whoa! I'm gonna terminate this conversation. Kaagad na nagbitaw ng mga maanghang na pananalita si Ben kontra sa congressman matapos ang kanilang pag-uusap. Hindi natinag si Ben sa sinasabi sa kanya ni Arnie Teves
Nakilala niya ang mga kapatid nito. Kaibigan ko si Mon, kaibigan ko yung anak ni Mon, kaibigan ko si Rafi, isa niyo pang kapatid. O, ba't anak sa akin lang ganito? Pero ganito, sir, no? Wala naman akong pakialam kung sinong kaibigan mo sa mga tulfo, sir. Ibang tulfo ako, si Bito. Wala rin akong pakialam, sir. Okay, ganito lang, sir, no? Ganito, sir. Let me finish. Makinig ka ulit, Arnie Teves, no? Wala akong pakialam kung congressman ka, kung sino kang talpulano. Pasiga-siga ka pa. Ano ngayon kung kilala mo si Mon? Ano ngayon kung kilala mo si Rafi? E ano ngayon kung kilala mo si Talpulano, si Estas, si Judas? Wala akong pakialam. Ibahin mong tulfo ako. Ano ngayon? Gagawin mo? Magrareklamo ka? Naging mainit sa social media ang pagkadawit ng anak ni Congressman sa pambubugbog sa gwardiya, kaya patuloy pa rin ang pagtalakay ni Ben Tulfo sa kanyang programa. Nagpalabas si Ben ng isang clip ng kanyang video na naghahamon sa Congressman na sila ay magpa-polygraph test kasama ang anak nitong si Kurt para malaman niya kung sino nga sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Ang statement na yon ni Ben Tulfo ang siyang tinandaan ng Congressman at binanatan si Ben sa sumunod nitong video. Ano, Ben Tulfo? Sabi mo, walang LTAP yung anak ko. Paano pag na-prove ko na meron? Titigil ka ba sa trabaho mo? Dahil pag na-prove mo na wala, titigil ako sa trabaho ko. Ano? Hinahan mo kita. Sige nga, magpakitaan tayo ng ebidensya. Oh, mga bashers, anong masasabi nyo ngayon? Sino nang paniniwalaan nyo? Ako si Ben Tulfo. Whoa. Mga followers dyan, ano? Magfa-follow pa ba kayo dyan? O ba ang sinyo lumipat? Makalipas ang ilang araw ay bumitiw sa kanyang pwesto bilang board member si Kurt Matthew Teves, sabay ang paghingi ng dispensa sa gwardiyang kanyang napagbuhatan ng kamay. Mangayaw gid ko ninyo og dispensa sa nahitabo ng insidente. What happened is already done. Whatever the exchange of words where I was wrong to lay my hands on him. Bisan unsa pa ang rason, dili unta angay moabot sa pagdapatanay. For that, I offer my sincerest apologies. I must respectfully resign from my office as a public official while I face this problem and give time to reflect on my own person as well. Kaagad na nagpalabas ng video si Congressman Arnie Teves at pinuntirya si Ben Tulfo sa patuloy pa rin umanong pagbibira sa kanyang anak. Kung dati-rate ay walang may nagahamon kay Ben Tulfo, pero ngayon ay iba na. Kung ang action star na si Raymart Santiago ay hindi nakaangal sa hamon ni Ben noon, si Congressman Arnie Teves naman ay siya pa mismo ang naghahamon kay Ben para may palabas sa battle of the YouTubers. Kung matapang ka talaga, Ben, magharap tayo. Bakit nang iimbita ka na pumunta sa studio mo? Sino ka ba? First, you're not part of the justice system of the Philippines. Wala kang otoridad magpatawag. Hindi ka husgado. Sino ka? Ginagamit ko lang yung tao, yung mga ganitong kaso, para kumita. Papabutem yung bata, anak ko doon, polygraph. O ganito, Ben. Kung talagang matapang ka, makita tayo, tayong dalawa, tatay sa tatay, sabi mo, lalaki sa lalaki. Gusto mo pa, tayo sa battle of the YouTubers. Nang umabot kay Ben Tulfo ang hamon ni Congressman Teves, ay kagad itong naglabas ng kanyang reaction video. Ayon kay Ben, halatang halata na raw na pikon na si Congressman, kaya hindi niya na raw ito gagalitin pa. Klinaro rin ni Ben Tulfo na kung sakasakaling mag-cross ang kanilang landas at uuwi sa hindi magandang sitwasyon, ay pipilitin niya anyang iiwas hanggat makakaya. Pero kung hindi na talaga may iwasan at kailangan na niyang depensahan ang kanyang sarili, ay sisiguraduhin niyang hindi siya magdadalawang isip na gawin ito. Punta tuon sa puntong baka, mag-clash tayo. Iiwas ako kung iiwas, pero ide-depensa ko yung sarili ko. There can only be one. The last man standing, alam mo na kung sino yun. Yung hindi nagahamon, ipapakita lang, ide-defense yung sarili. Hindi sa salita. Dito. Hindi ko gagamitin sa iyan, pero subukan mo. Subukan mo lang.
Subukan mo sa labas. Di ako mag-ahamon sa iyo dahil ayokong makulong eh. Ayokong akong pumunta ng kulungan. Di ako nag-ahamon sa iyo, pero sinasabi ko lang statement of facts. Hindi ako storyteller. Ganun ako simple. Walang personalan. Public service, trabaho lang. Ang pikon ay talo. Ciao. Sa tingin niyo ba, hahaba pa itong pangayan nila Ben Tulfo at Congressman Arnie Teves? Ano kaya ang mangyayari kung sakasakaling mag-cross ang landas ng dalawang mga sigang ito? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.